SMPH, SM, Ali, Dito, URC. Ito po yung mga top 5 most active stocks natin as of today, September 14, 2020. Silipin natin kung alin kaya dito sa mga to yung pwede nating sakyan kung gusto natin mag-trade and to become profitable. So bago po tayo mag-start, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on my channel to become updated on the next stocks that we are going to review. I-like and share nyo na rin po itong video na ito para po makatulong po tayo sa mga iba na gusto makita ng insights sa mga most active stocks natin for today. Maraming salamat po. Welcome to Q Republic. Thank you for tuning in. Subscribe. Like and share. Okay, si SMPH as of September 14, 2020, nag-close today ng 28 pesos and 85 centavos. And kung makikita natin, today, naglaro lang siya sa price niya na 28 pesos. So, nag-open siya ng 28.45. Umabot siya hanggang 28.30. At tumaas siya hanggang 28.95. Hanggang sa nagkaroon siya ng end price or closing price na 28.85. And, silipin din natin yung foreign investors niya. So, today, nagkaroon tayo ng green dito sa net foreign indicator natin, signaling na may mga nag-invest sa kanya ngayong araw. So, syempre, may mga nag-withdraw, pero mas nagtagumpay yung mga buyers na mga net foreign or yung mga investors natin. So, na-take note natin na hindi maganda ang nagiging indicator neto ni SMPH when it comes to the net foreign investor. So, as of today, ito yung pinakamagandang nangyari sa kanya. After last week, nagkaroon tayo ng positive buyers from the net foreign investors. And kung titingnan ulit natin ang ating chart, nandito pa rin tayo sa area ng ating support around the 28 pesos. And for the resistance, makita natin na ito pa rin yung tinatakbo natin. So hanggang dito lang sa area na to, 30 pesos yung nare-reach natin. So napakaliit ng ating trading channel as of the moment kasi ito lang yung support niya and resistance, 28 pesos and 30 centavos. And of course, ang ating trend line, it is still showing down. Check lang natin yung moving average natin. For the moving average, still pointing down. Although nakaangat tayo ngayon, starting yesterday and today, nakaangat tayo ngayon dito sa MA9 indicator natin. And for the RSI, bisitahin din natin. Naging maganda yung RSI natin for today. Tumutumbok tayo pataas. Kasi nga, meron tayo dito magandang indicator. May mga buyers tayong pumasok ngayon. That's why makita natin na maganda yung takbo ni RSI. So, kung titingnan natin, historically, tinatry na natin basagin itong resistance ng ating RSI level. So, medyo maganda yung nakita natin dahil may chance na magkaroon pa tayo ng mga buyers. So, it could be by tomorrow, we can reach this area. 29. Kumbaga parang tapos na tayo dito sa support. So, tatry na nating abutin ulit yung resistance. So, kung gusto nating pasukin itong si SMPH, pwede natin siyang pasukin as of the moment kasi nakikita natin na maraming buyers yung pumapasok. But of course,
take note lang natin itong resistance natin into this area. And of course, itong trend na nakita natin na still downtrend. Hanggat di tayo nakakita ng mga maraming support na pwedeng mag-push sa price natin, pwede lang na maglaro itong sa SMPH dito sa mga support and resistance natin. Lagyan lang din natin siya ng trading channel natin. Since nakita tayo ng upward dito kay SMPH, dahil nga almost nandito na tayo sa support area natin, and nagkaroon tayo ng magandang buyer indicator ngayon. So, could be na ito ang gawin nating trading channel. This area. So, watch out na lang po tayo sa mga gustong pumasok and yung mga gustong mag-sell. Ito yung tinatahak natin ngayon. So, kung gusto natin mag-sell, syempre, we are going to sell into strength or yung pinakamataas na amount na pwede nating maabot for this stock, SMPH. Okay, next naman natin is si SM. SM Investments. Wait lang natin siya mag-load. Itong si SM, nare-review na natin siya for the past 2 videos na meron tayo. And na-take note natin na napaganda ng mga net foreign investors na ito ni SM. Also, for the longest time, na-take note natin na ang ganda rin ng tinatakbo na ito ni SM when it comes to its trading channel. So wait lang natin si Investagrams. Still SMPH. Hopefully, makuha na natin si SM. Okay. So, today, September 14, 2020, nag-close si SM ng 915 pesos. So, ang pinakamababa niya ngayon is 890. And nag-reach siya hanggang 919. And nag-end siya ng 915. So, napaka-positive po talaga na nakita natin dito kay SM Investment. So, another thing na makikita natin today, nagpasok na naman po ng investment itong mga foreigners natin. So, napakaganda po ng pinapasok nilang investment dito. Kasi tuloy-tuloy po siya since September 4. All green po. Ito yung pinakamalaki niya, September 10. So, that was last Thursday. So, check natin ngayon itong chart ni SM. So, nakakita tayo ng upward momentum dito kay SM. So, kung magtutuloy-tuloy yan, possible na maging ito yung trading channel natin. However, check din natin itong area na to. Kasi around this area, andito na yung resistance natin. So, last time na na-reach natin to was July. So, last 2 months. Then, in-attempt natin i-reach siya ulit noong August, which was last month. And for this month, ina-attempt din natin siyang abutin na ngayon, which is actually today na-abot natin siya. So, given the volume, given the net foreign indicator natin, and check natin to si RSI, there's a possibility na mabasag natin tong resistance level na to. At ito yung gawin nating trading channel. And kapag ka nangyari yun, mag-watch out na lang tayo dito sa line na to. Dito sa 950 area. So again, maganda po yung pinapakita nito ni SM. Ang unang indicator po natin is itong si net foreign. All green, consecutive, everyday, beginning September 4 with a billion na pumasok nung last Thursday. And nasusundutan siya ng mga millions na pumapasok. Also, for
for the moving average, it will really show na going uptrend itong si SM. So malakas po yung possibility na mabasag natin itong resistance area, and ito yung gawin nating trading channel. Watch out na lang po tayo dito sa next resistance area natin, which is 950. So ito, RSI natin indicating na maraming buyers na pumapasok. So planuhin lang po natin mabuti yung pagpasok dito kay SM. So mas maganda is kung syempre, kung mas mababa pa natin makuha dito para makasakay tayo going up. Kasi again, itong si SM on a monthly basis, nakita tayo ng magandang trading channel sa kanya. So, from this time, up until this time, makita natin na talagang pataas tong si SM. Kahit nagkaroon pa tayo ng lockdown dito, bumaba siya hanggang 500 area, pero nabawi siya at nag-coincide pa rin siya dito sa trading channel natin. So, expectedly, ito yung lalaroin nating trading channel kay SM. So, but for the meantime, dito sa pinaka-short term natin, ito yung pwede nating i-expect. Going up, mabasag natin itong si resistance, and mapunta tayo dito sa level, next level, around 950 area. So, ito yung tatahakin natin next kay SM. Next naman natin si Ali. For Ali, today, September 14, 2020, nag-end siya into 31 pesos and 30 centavos. So, nag-open siya ng 30.05. Hindi na siya bumaba. Ayan na naging pinakamababa niya. And na-reach niya today yung pinakamataas na 31 pesos and 30 centavos. So, nag-close siya sa pinakamataas niya today. So, naging maganda yung performance ni Ali today. Silipin natin itong net foreign indicator natin. So, for the last 3 days, Thursday, Friday, and Monday, pumapasok na po, pabalik yung mga investors natin. That's why, napupush niya po itong price natin into this level. Check po tayo ng RSI. Dito sa RSI, matitake note natin ito. Itong area na to, last 3, it's pointing up. So, lagay tayo ng, check muna natin moving average na to. Moving average is saying that we are already in the uptrend momentum. So, pagtapos na itong area na to, na puro pababa, nakakita tayo ng possibility dito ng pag-angat kay Ali. So, check natin yung possible trading channel na makita natin dito. So, meron tayong trading channel na pataas. And of course, lagyan natin siya ng base para alam natin kung saan ba nanggaling ito si Ali. So, for our past review, ito yung ini-establish natin na support ni Ali. Also, for the resistance, ina-establish natin na resistance is around this area, 32 pesos. So, having this data, marami tayong foreign investors, plus syempre yung mga locals natin, tulong-tulong sila, nagpapataas. So, dito sa resistance area ng RSI natin, nabasag na natin. So, nakita tayo ng possible upward movement dito kay Ali. So, medyo papunta na siya sa resistance. Since positive naman tayo, may chance na mabasag natin itong
resistance. Pero bago kayo pumasok kay Ali, kailangan ma-maintain natin itong mga foreign investors natin, indicator, and itong RSI natin ma-maintain. And makita tayo ng somewhat little consolidation on this area. Tapos, makita pa rin tayo ng consistent na mataas na RSI para indicating na talaga babasagin natin itong si resistance. Kasi kung papasok tayo sa ngayon, medyo too late na, medyo malapit na tayo dito sa resistance area. Baka medyo matagalan pa or maipit tayo ng mga ilang araw or ilang linggo. So, considering this data, medyo malabo tayong mag-touch na dito sa bottom part natin or dito sa support area natin. Ang possible na mangyari dito is ma-reach natin tong si resistance and mabasag natin. So kapag ka nabasag natin tong si resistance, abang tayo dito ng konti. Ito yung next na pwede natin tahakin. So kung gusto natin siyang pasukin, so again, mas maganda kung sa baba tayo makakuha. And para pag na-reach natin tong area na to is maging profitable tayo. So, para dun sa may mga hawak kay Ali ng mga shares, medyo nakakita tayo ng possibility or magandang patutunguhan nito ni Ali. Pwede pa tayong mag-hold muna kasi maganda na mabasag natin tong si resistance and maibenta natin siya around this area. Kasi syempre, may mga naipit din dito eh. Possible na may mga bumili rito. Tapos syempre, hindi natin naasahan bumagsak yung presyo. And then hanggang sa ngayon is nag-hold sila. So, meron tayong nakikita magandang upward movement dito. Even the MA9 is supporting this forecast na nakikita natin. So, again, kailangan natin ng magandang RSI. Tuloy-tuloy na net foreign investors natin. And ito yung pwede nating laruin na trading channel. And yung resistance ang babasagin natin and the next resistance na pwedeng magkaroon tayo dito kay Ali. Next naman nating reviewin si Dito. Today, September 14, 2020, Dito ended at 3 pesos and 63 centavos. So nag-open siya ng 3.45. Bumaba siya ng 3.44, just 0.1 cent. And then, continuous niya hanggang sa 3.63. So, nakita tayo ng upward dito kay dito for today. So, net foreign na pumasok sa kanya is 8.64 million. Let's just check yung history data nito ni dito. So, makikita natin na consecutively, beginning September 3rd, or actually beginning August 26, except this one. Kumbaga parang 2 weeks or 3 weeks in a row now, mapasok yung mga investors natin kay dito. So napaka-positive ng tingin ng mga investors natin dito sa stock na to. And that's why makikita natin na itong si dito is talagang ang lakas ng volume niya for today. So, tingnan lang natin kung saan possible na pwedeng mauntog to si dito is around this area. So, possible na mag-consolidate siya dito sa area na to. Kasi, we can say na merong mag-take profit at that time. Kasi, syempre, from this time up until this time, may mga nakabili dyan kay dito. And kung susukatin natin, from this time up until this time. So, parang ang taas na niya. Ilan ba to? Ang naabot na natin is 48% gain. So, most likely, kung merong mga, ang gusto mag-take profit, can already have at this moment. Kasi masyadong mataas na siya. So that's why itong resistance area na to, pwedeng ito yung maging peak niya and magkaroon tayo ng consolidation dito. Then let us see kung magkakaroon tayo ng panibagong upward movement dito kay dito. For the RSI,
Kita natin itong resistance area natin na around the 59 na broke na natin and sinusubukan na nating umakyat dito sa previous resistance natin. So around RSI 80. So syempre, nakita tayo ng upward momentum dito mga buyers. Possible na ma-reach natin itong area na to. So sa may mga hawak kayo dito, may mga shares kayo dito, hold nyo muna yan. Huwag nyo muna bibenta kasi may upward momentum pa tayong nakikita rito. Still, this MA9, pagkatapos dito sa area na to, kung saan may little consolidation, think more than 1 week or just 1 week, nagkaroon ulit tayo ng uptrend na nakikita. So, possible na magtuloy-tuloy yan up until this area, kung saan pwede magkaroon ng consolidation. And kapag nagtuloy-tuloy, itong pasok ng mga investors natin, still green all the way for all, for this month, pwedeng magkaroon tayo ng bagong resistance dito, kay dito, na around this area historically. Again, maganda yung tinatakbo ni dito. May possibility na mabasag natin tong resistance na to and going into the 4 pesos area. Pero syempre, pag may consolidation, ilang araw siya tatagal. So, kung gusto nyo, pwede nyo i-share yung, or ibenta yung half yung share ninyo. Kasi hindi natin alam ba mamaya biglang magsi-withdrawan naman itong mga nag-invest dito kay dito. So, basta watch out lang kayo sa RSI indicator natin. Ito sa MA9 indicator natin. And yung pinaka-importante sa lahat na nagpapapush ng price natin, itong si net foreign indicator natin. Okay? Next na stock naman natin, si URC. Si URC, for today, September 14, 2020, nag-end siya into 142 pesos. Opened ng 143.50. Nag-low ng 141.50. Pero, umangat hanggang 144 pero bumaba ulit hanggang 142. So medyo may mga sellers tayo ngayong araw na to. Pero for the net foreign indicator natin, so last Friday and today may mga pumasok na tayong investors dito kay URC. So that's why nag-push siya ngayong araw na to into 144.10. So, nakakita tayo ng mga bumabalik na foreign investors natin dito kay URC. Check natin itong si RSI natin kay URC. RSI still pointing down kasi nagkaroon pa rin tayo ng sellers today. So, umangat siya ng 144 pero may mga nabenta pa rin. So, that's why it's pointing down. Pero let's see kung ano yung trend na pinapakita sa atin dito. We could actually see a small uptrend dito kay URC na pagkatapos niya mag-consolidate around this area, which we can say na resistance niya is looks like na mababasag niya na itong resistance area na ito na around 142 pesos. Check natin itong MA. So even the MA, pagtapos ditong mag-sideways dito sa 137 and 142 support and resistance natin, nakita tayo ng upward momentum dito. Nakita natin itong candlestick na ito. Trinay niya nang makawala dito sa resistance area na 142. It just so happened may mga nag-take profit. That's why nag-end tayo dito sa resistance area. Pero consideringly na nakakita na tayo ng mga foreign investors na pumapasok after yun, long time na puro withdrawals halos yung mga net foreign investors natin. May possibility na magtuloy-tuloy itong pagbasag niya dito sa resistance na to.
And if that ever happens, ang next nating babantayan could be, you can say, around this area. Itong resistance niya. Basing sa history, ito yung tinatakbo. Ito ni URC. So, forecastedly, or if you're going to base it in the forecast using this data, possible na mabasag na ito, matuloy ang mabasag na itong resistance na ito kasi after consolidation from the last month, August, nakahinga na itong si URC. Kumbaga, tapos na yung mga nagsisell, mas marami nang bumabalik dito. And kung gusto natin sumakay, ito yung magandang times na sakyan natin siya. And then, pwede tayong mag-wait dito around this area to become profitable. So, magandang sakyan ngayon itong si URC. And we just need to watch continuously itong RSI level natin. Hopefully, pag pumasok na yung mga ilang foreign investors, tututok na siya pataas. And ito na yung tatahakin nating area around the overbought area ni URC, indicating na marami ng buyers and reaching itong trading channel natin going upward, going into this area, 149 pesos. So, let us continue to watch the market. And tomorrow, we're going to have a new update. So, tutok lang po kayo dito sa channel na to. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe na po kayo dito sa channel na to para maging updated kayo sa mga susunod na stocks na re-reviewin natin. I-like and share nyo na rin po itong video na to para po makatulong sa ibang nag-a-analyze ng charts. And para maging profitable po tayong lahat. Maraming salamat po sa oras ninyo. I'll see you soon. Q Republic.